Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa hapon na ito. Pinagtibay mo po ang aming mga panyapako upang ikaw ay aming pangurihan, kasalamatan, tuwalatiin at takilain sa aming mga buhay. Sa oras nga po ito, kung may nakikita kang mga bagay na mali sa aming mga buhay na magiging dahilan upang ang mga pagpapala ay hindi namin makamit, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Inisa mo kami ng iyong kabalang banalang dugo at patuloy na inayang po namin na iyong Santo Espiritu na siyang mamumuna, mamumusap, magbibigay ng kaaliwan at patuloy karunungan at kaalaman ay manggagaling sa iyo. Salamat po, O Diyos, ang iyong mapaglingkod ay walang kaalaman subahit dahil sa iyong kahabagan ako po ay nasa kanilang kapatid. Patuloy na ako ay may tanghal at ako po ay may baba. At ang kinip po namin ay yung pagpapala sa hapon na ito sapagkat ang natin aming niling sa ngalan ni Jesus ang lahat po ay magsabi na Amen! Kanina po habang tayo nag-aawitan, nakaramdam po ako ng kahabagan ng Diyos. Alin niyo po bakit? Bakit? May pinagalingan Diyos sa hapon na ito. Amen! Mamaya inayaan kita kapatid ko. Pumunta ka rito sa harapan at ipatutunan mo ang bagay niya. Meron pong inayos ang buhay sa umahapon na ito. Amen! Meron ginawa ang Diyos kanina pa lang na nag-aawitan tayo. Amen! Merong ginagawang himala ang Diyos. Huwag mo nang pigilan ang Panginoon. Amin ba tayo doon? Amen. Anyway, ang ating pong tatalakayin, makikita nyo na po. Sige po. Pwede po natin ipakita yung ating pag-aaralan sa ako na ito. Kung inyo pong ipapahintulog. Nandiyan na po ba? Praise the Lord! So ang ating po tatalakayin ay yung tinatawag na divine healing. Kapag tinagalog po natin ito, banal na pagpapagaling. Hindi lang po pala katawan ng ating pagagalingin sa hapon na ang ating espiritu, ang ating katawan, at ang ating kaluluwa. Nais ko po maunawaan ang bagay nito sa bawat isa. Na tayo na bilang mga mananampalataya, hindi po tayo ligtas sa anumang bagay sa mundo na ito. We are not free from any sickness, circumstances na darating sa ating buhay. Ay, ito hindi natin gusto. Ang ito hindi natin sinadya. O maaaring yung iba'y sinadya. Kaya natin nakamit ang bagay din. Pero isa lang ang tiyak, may gagawin ng Diyos sa buhay na. Naniniwala po ba kayo doon? Hura ba ba? Kanda, rakiya, ratsikaya, lalakaya, lalakanda. Ang banal na Espiritu'y gumagalaw sa ating kalagitnaan sa hapon na ito. Nakikita ko po ang kapangyarihan ng Panginoon na unti-unti kumikilos sa ating kaisipan, sa ating buhay. At dahil sa divine healing na ito, nakikita mo ang iyong sarili, susunod ka sa tapo. Hindi maglilikat, gagawa at gagawa ang Diyos ng daan para ikaw ay sumunod sa kanya. Now, what is divine healing? So po, makita niyo po ito. Divine healing is used by the majority of Christians to refer to the belief that God heals people through the power of the Holy Spirit. It means the restoring of health through the direct intervention of God. Direct ang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa. Sa iba't ibang kaparaanan ay meron siyang ginagawa. Ang mahalaga na hindi niya ka natatanggap. Natanggapin mo ba?
Amen mo ba? Amen! Ready ba palapakan natin ang aming Panginoon? Hindi siya nakakakilos ang dami mo na pinatanggap! Hindi ba? Hindi siya makakilos ang Diyos. Hindi siya makakilos. Hindi siya makagalaw. Kasi nalilimitahan ang iyong pananampalataya. Pero once na binuksan mo ito, ay kita mo, we are confident that healing is for everyone. Tulad na sinabi ng Exodus 15:20. Tells us that God is the Lord who healed us. Amen po ba tayo doon? Amen. Bukas, magsisimula ang tinatawag nilang Semana Santa. Ang tawag ko rito, Sanlinggong Bait. Bakit po? Nag-start na ngayon. Magsisimula na ngayon. Alam niyo po ba doon sa amin sa Tondo? Nakatondo po ako. Pitong gatan, Tondo Maganda. Bawat kanto. Nakikita niyo po. Yung mga pabasa. Minsan nga nakabindig ako ng ganitong kanta. Sorry sa kung sino man yung nabiyo niyo sa lakas. Kunting basa, kunting kanta. Maya, maya. Kainan na. Anyway, makikita po natin na itong linggong darating magkakaisa ang bawat isa. Ano ba tayo doon? Amen. Kung tama man o mali ang kanilang pananampalataya, nagkakaisa. How much more tayo mga mananampalataya? Kita ito po akong verse na babasahin at kakarinig sa bawat isa. Isaiah 53:4-5, Matthew 8:17, and 1 Peter 2:24 tells us that Jesus on the cross bore our sicknesses and carried our pains in order to remove them from us, and by His stripes we have been healed. Amen. Kanyang mga sugat tayo po ay nagsigaling. Amen. Anong tatanggapin natin ngayon? Tatanggapin yung bagay na kagalingan na ibinibigay ng Diyos 2,000 years ago. And because we have faith in God, mangyayari ito sa buhay natin. Amen. Amin ba tayo doon? Amen. I-claim natin ngayon. Kapatid ko, inulit ko, sino ka man, magpapatutok ka dito mamaya. Huwag mong pigilan ang banal na Espiritu. And what are the types of divine healings? The methods of healing Jesus used included, first, prayer of faith, laying on of hands, anointing with oil, and assurance of forgiveness of sins. 1 Peter 2:24, ito po yung nagpapaitulot na tayo pinapatawad na ng Diyos. 2,000 years ago, our Lord Jesus Christ carried His big, big cross on His shoulder. Makailang beses siyang bumagsak. Alam niyo ba, binabagit niya habang buhat-buhat niya ito, mahal ko kayo, mahal ko kayo. At dahil ito'y ginawa niya, napagtagumpayan niya ito. Akala nga ni Satanas, natalo siya. Amin ba tayo ito? O yan, yung Kristo pinapaniwalaan nyo, yung Panginoon na pinapaniwalaan nyo, namatay. Nilimlak pa kayo mga pariseo, mga tao na tayo. Kung pabasahin nyo, aklat ng Mateo. Ang sabi mo mga tagapagbantay na wala po si Jesus, ano yung pinakalap nilang ibinalita? Na ang katawan niya ay minakap. Kaya hanggang ngayon, yung pa rin ang kanilang pinaniniwalaan. Pero tayo ngayon, hindi natin nakita, hindi natin nasaksihan, because we have the Bible na nagsasabing ginawa ito na ito. Nandito tayo, naniniwala. Sabi ba tayo doon? Amen. Pwede po ba palapakan natin? James 5:14-16. Ano po sinasabi ko doon? Ay, ito po masayang bagay.
Is any one of you sick? You should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer of offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Naiiwala po ba tayo dyan? Amen. Ano ginagawa mo ngayon? Wala si pastor. Di mo may panalangin kung naisakit sa inyong tangana. Wala yung magagawa. Hindi mo may panalangin. Kami ba tayo doon? Ano po kayo sinabi ng Mark 16:15 hanggang 17? Sa mga sasampalataya, makikita ang mga tanda na ito. Ano yung mga tanda na makikita sa mga sasampalataya? Makakagan sila ng ahas. Hindi sila maanong. Makakainom sila ng lason. Hindi sila maanong. Ano pa yung tanda na makikita? Ipapatong nila kanilang kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling sa pangalan nino. Jesus. Pangalan ni Jesus. And yet, ayaw natin itong ipati sa ating mga buhay. Naanipin na tayo ng bagay na ito at nakakatakot. Mayroon po akong dinagay ng panalangin po dyan. Divine healing is healing attributed to the direct agency of God, usually in response to faith. Direct healing daw ay nagaganap dahil sa direktang pananampalataya natin sa Diyos. Wala na tayong dadaanan. Walang maliit, walang malaki. Direkta na tayong makalalapit sa Diyos. Bakit po? Napagtagumpayan ng Jesus ang lahat ng bagay sa mundo na ito. Malalang na tayong makakalapit sa Diyos. Ang gagawin na lang natin ngayon, ano gagawin? Matthew 11, 28. Come unto me, all you heavily laden, and I will give you rest. Kaya para tayo nakakaroon ng panlalaka, paglulumpay, na kahit ito isang mananampalataya, nakakaroon ka. Ayaw natin lumapit sa Diyos. Minsan sa buhay ng ating Panginoon, naganap ang bahagi nito. Kung kayo po ay pamilya, John 9, 1 to 4. Mayroong pinagaling si Jesus na pinagaling. Nasabi ng kanyang mga ito, sino po ba ang nagkasala? Ang kanya po ba ang mga magulang? Nasabi ng kanilong ito, walang may kasala. Naganap ito sa kanya para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Amin ba tayo doon? Kaya kung tayo dumaranas ng ganitong kalalagayan, matuwa ka! Dapat i-take mo ito bilang isang pagpapala. Parang isa lang ang nag-game sa loob. Amen! Diba? Parang may, meron isang body ng amen dito eh. Pusilan ito sa buhay mo, kapatid ko. Kapatid mo, pastor. Uy, kapatid mo, pastor. Ang bira pala. So, ito na po yung insight. Praising God in the middle of crisis. Nagpupuri sa Diyos sa gitna ng mga suliranin, problema, sakuna, karamdaman, at walang makapipigil sa atin. Amin ba tayo naman? Amen. Walang makapipigil sa atin. Kahit sa Satanas, hindi niya tayo kayang pigilan. Dahil tayo nyo, John 16:33, mapagtagumpayan na ito ng ating Panginoon. At dapat tayo ngayon magiging ano? Mananagumpay! Amen. Hindi tayo talunan. Ano ba tayo doon? Amen. Amen. Pwede po ba yung pelikula natin yan? Meron pa kasi yung pelikula. Meron po akong tanong dito.
Lapit na kahit ang mga sumasapalatay at nag-reliever sa Diyos ay dumaranas pa rin ang pagkakasin. To each and every one, tayo po ang sasapalatay. Amen po? Hindi po kayong sagutin ang inyong sitwasyon. Individually, meron tayo sitwasyon sa Kamisahin po sa Daniel at sa Divine Healing. Sa Winneka, sa Laguna. Ang pagdurusa, tingnan, ang pagdurusa, ang pagkakasakit, ang kapiguan, ay isang oportunidad upang maranasan natin ang pagkilos ng mga pangyarihan pamay ng Diyos sa ating buhay. Ipinaparagas po nito, ipinakahintulo, para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Amen. Yan na po kung ano ang ginagawa ng tukso sa atin? Naglalapit, naglalayo sa Diyos. Naglalayo sa Diyos. Ano ang ginagawa ng pagsubok sa atin? Naglalapit, naglalayo. Naglalapit sa Diyos. Ano ang ginagawa ng disiplina sa ating buhay? Itinutuwid tayo ng Diyos. At ngayon, itutuwid tayo ng Diyos. Amen. Ano ba tayo noon? Amen. Kung ano man ang iyong pinaniniwalaan, babasagin niya ng Diyos. Tandaan mo yan, kapatid ko. Hindi ang tukso, hindi ang pagsubok, hindi ang disiplina maglalayo. Lalo tayong lalapit at lalapit Amen. Sa Diyos. Amen. Ano ba tayo noon? Amen. Sa ating munti pag-aaral, dalawang puntos lang po ito. Courage is grace under pressure. Oo, number one. Ang katapangan daw ay nagiging biyaya sa gitna ng pagsubok. At ganyan po ang ating kalalagayan sa katapangan. Na yung pagsubok o yung katatagan ay nagiging biyaya sa gitna ng mga nagaganap sa ating buhay. Hindi ito magpapalumo. And we have courage because we have faith. Tayo merong lakas dahil tayo merong pananalig sa Diyos. Amen. Hebrews 11:6 says, it is impossible to please God without faith. Di po ba? Mananampalataya ka pero hindi nakikita ikaw ay mananampalataya. Bakit po? Kamulugan. Gusto ko makita niyo po ito. Apat na bagay na dapat makita sa atin sa kabila ng pagsubok ating naranasan. We do believe, I do believe, tayo lahat dito mananampalataya. Amen po? Amen. Ewan po na po, yung pananampalataya meron ka. Kasi libang klase ang pananampalataya. Amen po? Ang mga nagpa-Bible school, ha? Libang bagay po ito. Limang klase. Unang bagay, ang isang mananampalataya ay may tapang sa gitna ng kagipitan. Ay, nangitipid ka na, matapang ka pa. Bakit? Kasama mo ang ating Panginoon. Remember na? Siya lang ako. I will never leave you nor forsake you. Diba? And yet, konting kagipitan pa, kagiriklado ka dyan. Ayaw mo nang mananahin. Iyayaw mo nang magkasa na salita ng Diyos. Born again ako, kailangan akong nag-born again, ngayon ako nag-ipit. Nag-iisip pa. Ano ang nagawa niyo po? Kung kailan ako nakakilala, ngayon ako nag-ipit. Pangalawa, dapat ang isang mananampalataya palmado sa harap ng mga tagyong ng buhay. Amen. Diba? Awit 4-6-10. Ang Diyos ang ating katulong. Wake up, mga patid ko! Dapat kalmado ka lang. Gano pa kalayo ang ayaw natin sa Diyos? Parpat away ba? Isang panalangin. Isang panalangin lang! Amen! Hallelujah! Sa lumang sitwasyon ng ating buhay, dapat ano? Kalmado tayo! God is always in control of our life. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung hindi pa tayo doon, pangatlo, hindi nawawalan pag-asa gaan magpabigat ang sitwasyon. Pwede po ba sa pag-read 1 Thessalonians 1:4.
If you have a Bible right now, kapag yung 1 Thessalonians, samahan niyo po ako. Hindi po, kahit ito tayo. 1 Thessalonians 1. Ito po yung pakipuhunin na kapag-school page. Yeah, no, ah, I mean, nalalaman. Meron po dyan tatlong bagay ang nakita. Sige po. 1 Thessalonians 1:3. 1:3 po, 1:3. Yeah, aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pagkasa sa ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Di ba? Nagkakaroon tayo ng katatagan ng pagkasa sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo! Hindi dahil sa ating dulong, hindi dahil sa ating kagalingan, hindi rin sa ating kalakasan, kundi sa Diyos ito nanggagaling lahat. Sabi pa tayo doon? Ano po yung tatlong bagay na nakita natin dyan? Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya. Gumagawa tayo dyan sa ating pananampalataya. The God shall live by faith. Amen po? Amen. Nagpapagal dahil tayo umiibig sa Diyos. Hindi natin alintana na tayo ng katapos. Kahit walang pumasay, susunod ka. Of my early years, feeling sa mga naranasan ko po yan. Walang pamasay, pupunta ka sa gawa. Si Pastor, lagi ako inutuso, wala naman binibigay ng pamasay. Ay, na pambibili na kayo yung matay. Sipi mo, gitara mo, kanta mo, open prayer mo, preaching mo, tapos closing prayer na po. Saka nakita, pagmantin. And yet, ginagawa mo ito dahil ano? Dahil sa iyong pananampalataya, nagpapagal ka, naghihirap ka dahil sa pag-ibig at magiging matataka sa pag-asa dahil kanino? Sa Panginoong Heso Kristo. Kaya di ba pala sa kanya ng Panginoon? Amen. God bless you. Ika-apat. Ang dahilan, eto. Sapagkat naniniwala siya kasama niya ang Diyos. Amen. At ipagsigawan po natin ang yung talimang pinto po ang pinakakalimutan sa Lord. Huwag kong pangyayinaran po kasama. Amen. No? Totoo po ba? Hindi! Gumagawa ka na nga sa ubasan eh. Binabibili ka pa. Pero lahat yan, tinitis po dahil ka rito. Dahil sa ating Panginoon, talapa po natin ang ating Panginoon. Roma number 2, dalawa lang po ito. Explain God in our life in the middle of trials. Nasa gitna pa rin po tayo ng pandemic. Doon sa verse 3, nandiyan na verse 3, ang sagot ni Jesus. Nangyari sa kanya ito para maluwalhati at maipakita ang kasangyarihan ng Diyos. Hanggang ngayon, nasa pandemic pa rin tayo. Napigilan po ba ang ginagawa ng General Minister sa Manila kahit may pandemic? Hindi ko yan napigilan. 13 years ako, andiyan ministry ng pag-ibig sa akin sa Manila. Pinasok na rin po natin yan ng kapulisan. Tanong, sino nga ba ang nati-display sa ating buhay? Ang Panginoon ba o ang mga kahinaan natin? Dapat Panginoon. Amin ba tayo doon? Amen. Hindi yung kahinaan ng bawat isa ang makikita. Okay. In our life, being a Christian, three things. We must explain the power of God. Hindi tayo nanlulumo. Number
2, we must be a showing of God's power and loving kindness. Hindi tayo namihina. We must praise God in the middle of circumstances in life. Hindi tayo nagsasawang magpupuri sa Diyos. Amin ba tayo doon? Lagi na lang ako nagpapakamit. Sila, hindi nila magpapakamit. Conclusion. Yung mga bagay na dapat gawin. Una, bigyan tayo ng pag-asa ng Diyos sa gitna ng pagtulog. Pangalawa, umasa tayo palagi sa magagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. It is not by might nor by power, but by the Spirit. Pangatlo, hayaan natin ang pagdurusan ito ang magdala sa atin sa paanan ng Diyos. Pangapan, alalahanin ang tugon ng Diyos sa tatlong panahon. Letter Y, napapin ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagdurusan. Hallelujah. Limang maikling bagay na dapat ay maisaguro po. Alam ko, magiging dami ito para tayo lumakas lang. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Meron po dyan panalangin. Pwede po ba tumayo ang bawat isa at sumuno sa panalangin? Yes, God. Thank you, Lord. Hindi mga kilo sa Diyos hanggang hindi natin ito. Ikaw daw po sa offering. Sabihin mo sa iyo na tayo yan. Tagalog lang po. Salamat. Salamat. Panginoon. Panginoon. At di mo kami. At di mo kami. Iniiwan. Iniiwan. Ipinababayaan man. Ipinababayaan. Salamat. Salamat. Na maging ang mga sakit. Sakit. Pagdurusa. Pagdurusa. Mga problema. Problema. Ay maaari mong gamitin. Upang maihayag. Ang iyong kapangyarihan. At kaluwalhatian. Tulungan mo po kami mapapagpuri lagi sa iyo laging sa panahon ng krisis sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Palapang po natin.